Sir, dinagdagan po ng DBM ang budget para sa indigent senior citizens sa ilalim po ng 2024 National Expenditure Program. Paano po ito makakatulong sa inyong mga programa? Bawat indigent senior citizen ay makakatanggap ng 500. Ngayon, through bagong batas na 11916, magiging 1,000 na po siya. Okay, sir, sa iba naman pong usapin, ano? Ano yung mga hakbang po ng inyong komisyon upang mahikayat pa yung mga senior citizens na mag-register sa inyong nationwide database? Well, sa ngayon, we are really happy to inform you na ang nag-register ay lampas na ng 2.6 million. So every day, may increases ito. And so we dream and hope na by December of this year, maabot natin ang almost 100% ng senior citizens na mag-go online. So sana po mag-online ang lahat kasi we have to establish a primary data nationally ng senior citizens. Tulad ng sinabi ng ating mahal na Pangulo, PBBM, ang digitalization and data-based decisions are really very important. Mahalaga po yung database sa paggawa ng mga importanteng decision ng ating pamahalaan. So, knowing that may statistics, may census tayo na more than 9 million na ang senior citizens and our estimate is umaabot na ng 11 to 12 million sa ngayon ng panahon, sana po malaman natin dahil mahalaga yung online data. Una, dahil gusto nating malaman kung sino-sino talaga ang senior citizens, saan sila ipinanganak, kailan sila ipinanganak, at sino saan sila nakatira, sino ang kanilang nanay, sino ang kanilang parent. At of course, gusto din natin malaman kung ano yung mga abilidad nila because we want the senior citizens to really contribute to nation building at ino-organize na din natin seniors based on profession, based on industry and skill. Sa pamamagitan ng pag-organisa, makakatulong pa si senior citizens sa pagpalago ng ating ekonomiya. Gusto din namin malaman ang katayuan sa buhay dahil pagdating ng panahon na may pangangailangan, siyempre alam na namin through the online registration. And finally, meron pong na-download ang ating pamahalaan through President BBM na 42.9 billion na health insurance ng lahat ng senior citizens. Gusto namin malaman yung health profile ng bawat senior citizen sa ganon, may madala natin sa mga health authorities kung mga pangangailangan ng senior citizens. So, importante po yung online. And with the online registration, sana po maintindihan ng lahat na mas mapadali at mapagaan yung trabaho ng National Commission of Senior Citizens. Okay, sir, dinagdagan po ng DBM ang budget para sa indigent senior citizens sa ilalim po ng 2024 National Expenditure Program. Paano po ito makakatulong sa inyong mga programa? Well, ang batas na nagsabi sa 9994 na ang bawat indigent senior citizen ay makakatanggap ng 500. Ngayon, through bagong batas na 11916, magiging 1,000 na po siya. So kung may 1,000 para sa indigent senior citizen, sa nakikita ko, malaki na rin ang maiaambag at may tutulong nito sa mga senior citizens na mahirap yung walang-wala. Siyempre, yan po yung immediate impact. Of course, we want our response system to be to also improve. Kaya we hope that the SWD and NTSA will also be able to sit down to improve the delivery system ng commission. Sa ngayon, yung budget na yan nasa DSWD pa lang po. Okay, bilang panghuli, sir, ano po ang mga dapat pang-asahan ng ating mga kababayang senior citizens mula sa ahensya? Okay. Alam mo, gumagawa tayo ngayon ng periodic review. Sa batas kasi ng 9994 ang sabi, every 2 years i-review yung mga benefits ng senior citizens.
lumalabas na dahil ang NCSC ay nakakita na ng may mandate siya, well, gagawin din natin itong periodic review so that our senior citizen ay magkakaroon ng mas malinaw na information stream. So, isa nito, for instance, yung 1,300 para sa groceries ay naipasa yan 2010. Yung 2010 na 1,300 ay isang sakong bigas. Eh, sa ngayon, yung 1,300 ay kalahating sakong bigas na lang. So, kailangan pag-aralan ito at kailangan tawagin ang publiko nang sa ganon, mas may change na makukuha yung senior citizen, mag-i-improve yung delivery natin. Kung sakali ang OSCA ay hindi accessible for one reason or the other, pwede pong ipaabot ninyo sa National Commission of Senior Citizens ang inyong reklamo. Kami po ay makukontak sa email. Ang email namin ay ph.ncsc@gmail.com. ph.ncsc@gmail.com. Pwede rin sa website natin. Ang website ay www.ncsc.gov.ph. ncsc.gov.ph. Sa pamamagitan ng inyong email, mag-respond din kami.